Hi, if you are a Christian, a believer of our Lord Jesus Christ, but you are struggling sa walk mo ngayon with the Lord whenever you fail, and you are trying to keep your salvation by your good works, this is for you. This message is not for those people na ang gusto na lang nila ay yung pansarili nila. This is not a message or for those who say that they are Christian but they don't have a true heart para sa ating Panginoon. And also, this is not for those people who wants to hear the things na gusto lang nilang marinig, and then they, kahit na maganda yung word na yon, they will apply it doon sa mga selfish desires nila. But this message is for those true Christians who have a true heart para sa Panginoon natin to glorify Him, but however, they are struggling or you are struggling sa standing mo ngayon sa Panginoon. The first time you got saved, if you are a truly a Christian, siguro narinig mo na itong words na ito, that you are a new creation in Christ. Na kumbaga binago ka na ng ating Panginoon dahil naniwala ka sa Kanya. And I believe that that time, nung naging Christian ka, you have this sense of gratitude to honor God and glorify Him doon sa buhay mo. And gusto mong mangyari is lahat ng gagawin mo ay para sa Panginoon. Nag-serve ka sa church, ang dami mong naging involvement sa ministry, and even possible nakapag-share ka pa ng gospel sa ibang tao. But however, the challenge is, along the way, kahit na totoo that we are new creation in Christ, dumarating sa point talaga na tayo ay nag-fail doon sa walk natin with the Lord. And one of the most common struggle today, hindi lang dito sa Pilipinas, but sa buong mundo, ng mga Christians is whenever tayo ay nag-fail, we want to do good works in order to maintain our salvation. Ikaw ba ito? Nararanasan mo ba ito? Or habang nakikinig ka ba ngayon, ikaw ba na papagtanto mo na, yes, Christian ako, but right now I am struggling to keep up with my salvation by doing good works. And whenever you fail din, nararamdaman mo to minsan that God will not accept you. And hindi ka makakalapit sa presensya ng Panginoon unless meron kang ginawang mabuti or i-cleanse mo muna ang sarili mo sa pamamagitan ng paggawa ng good works. In a sense na kapag gumagawa ka ng good works, doon mo mas nafe-feel na mas ina-accept ka ng Panginoon or mas i-accept ka ng Panginoon. Na kumbaga, parang naging ceremonies na dahil nagkamali ako ngayon, kailangan ko munang gumawa ng good works para tanggapin ako ng Panginoon or para makalapit muna ako sa Panginoon. Ito ay isa sa mga cycle sa Christian life natin na whenever we do good, God will accept us. But whenever we fail, we need to do good first, then come clean sa harap ng Panginoon para maging accepted again. So, maraming mga Christians ang nagsastruggle dito dahil every time na ganito, yung faith nila o yung pinaniniwalaan nila, paulit-ulit, syempre dahil tao pa rin tayo, magkakamali tayo as Christians. So, paulit-ulit nang nangyari at dumarating doon sa point na dahil palagi na tayo nagkakamali, kahit gumawa tayo ng good works, ay kulang pa rin yung good works natin to keep up doon sa mga failures natin, mas lalo tayong lumalayo sa Panginoon. Not because we don't want to be with God, but because nahihiya tayo sa harap ng ating Panginoon. Because we believe and we think na hindi na tayo kayang i-accept ng Panginoon dahil hindi enough yung ginagawa na good works natin para sa Kanya. Or maybe ikaw itong Christian na to na matagal ka nang nakikinig or matagal ka nang nag-serve sa ministry, matagal ka nang naging Christian, but right now you are not in the Christian family, you are not going to church because you think that yes, trinay ko, ang best ko, hindi ko talaga kaya, nakakahiyang lumapit sa Panginoon, so hindi na muna ako mag-church. And siguro, years na siguro ngayon na hindi ka nag-church, and I believe that this message is also para sa'yo. So, dahil doon sa mga continuous na failings mo, mas lalo kang natatakot, mas lalo kang nafe-feel na hindi kaya i-accept ng Panginoon, kaya mas lalo ka nang lumayo ngayon sa church. You have totally gone out sa presence ng Panginoon, gusto mong lumapit, pero hindi mo kaya dahil nahihiya ka na. Now, brothers and sisters, we need to repent about our wrong thinking dito sa salvation natin. And now, ang ibig sabihin ng repent in the Bible is from the Greek word metanoia. Metanoia or change of mind. So, I have a specific video link above that will pop up. Once available na itong, mas didiscuss pa natin kung ano yung true repentance na sinasabi sa Bible. But right now, let's just stick. You can search it out na ang ibig sabihin ng repent or metanoia in the Greek ay change of mind. So, anong ibig sabihin nun? We need to change our mind how we think about our salvation. And also, we need to change our mind how we think about God regarding our salvation. So, right now, as Christians, we need to understand the true essence or the true meaning of this verse
with regards doon sa struggle natin about our salvation. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God," and verse 9, "not of works, lest anyone should boast." So ang sabi dito, you have been saved through faith. Nagkaroon ka ng salvation, or you have been saved through faith. Naniwala ka by faith. At ang sabi doon, "and that not of yourselves." Ibig sabihin, not by your good works. So dito pa lang yung thinking natin that in order for us to maintain our salvation by good works, kung sa simula pa lang ay by faith tayong naligtas, hindi ito nagja-jive or hindi ito tumutugma yung thinking natin na we need to maintain our salvation by works. And also ito, sabi pa, we have been saved through faith. Again, oh, we have been saved through faith. Naniwala tayo, naligtas tayo sa faith natin sa ating Panginoong Hesus. At ito daw ay by grace you have been saved. Ano ibig sabihin ng by grace? Grace means undeserved favor. Ibig sabihin ng undeserved favor ay ito yung pabor na hindi mo kayang ma-earn by your good works. And ito yung pabor na kahit anong gawin mo, hindi mo kayang bayaran. Ang salvation mo ay priceless. Hindi mo ito kayang pagtrabahuan at hindi mo ito kayang bayaran. It is a gift from the Lord. It is a free gift from the Lord. Na-receive mo itong gift na to of salvation because you have faith in our Lord Jesus Christ. Naniwala ka sa ating Panginoong Jesus. And it is by grace. You don't deserve it. Actually, we don't deserve this salvation because we are wicked people, but binigay ito sa atin ng ating Panginoon as a gift, even though we don't deserve it. So our thinking that we need to do good works in order to maintain our salvation ay hindi pumapasok dito pa lang sa verse na ito. Bakit? Kasi ang sabi pa lang dito is sa verse 9, "not of works, lest anyone should boast." Kung if we are able to maintain our salvation by our good works, ibig sabihin pwede natin ipagmayabang. Pero ang sabi dito sa verse na ito, wala daw, hindi daw by works para walang maipagyayabang. That is why nga as Christians, ano, we cannot say to other people na dahil gumagawa tayo ng good works, kaya tayo naligtas. Walang makakapagmayabang dito sa atin, kahit sino pa man, na dahil sa good works nila, sila ay naligtas. Lahat tayo ay nasave by faith. Okay, we have been saved by faith, not by our good works. And also by grace. By grace, it means we don't deserve it, pero ibinigay sa atin ng Panginoon. Undeserved favor. Kumbaga, hindi mo kayang bilhin na isang bagay dahil wala kang pera, pero ibinigay sa'yo. Ganun yung undeserved favor. You don't deserve it. You don't deserve it, pero ibinigay pa rin sa'yo. And also, kailangan nating maintindihan that even if you do many good works, no? Alam mo bang, nung before ka maging Christian, even if you do good works or many good works, you are still a sinner. Hindi ibig sabihin na nagbigay ka ng charity, nagbigay ka ng ganito. Even if you do good from the outside, but if your intention sa puso mo ay hindi maayos or hindi okay, hindi pa rin yun good enough. Kung halimbawa, meron kang naisip na gusto mong gawin sa mga taong nang away sa'yo, doon pa lang sa part na yon, hindi na natin kayang maging perfect by our good works. Kasi kahit nasabihin natin, hitaan natin yung taong kagalik natin, pero ang puso natin ay hindi tama, hindi pa rin tayo perfect sa harap ng ating Panginoon. At ito pa, pwede ka rin kasing ganito, kahit magbigay ka ng pera sa maraming charities nga, or kahit magbigay ka ng pera sa ibang tao, pero kung yung puso mo kaya ka nagbibigay ng maraming pera sa ibang tao ay para kontrolin yung ibang tao, ay hindi pa rin maganda. Ito pa rin ay kasalanan. So, we can portray from the outside many good works, pero kung ang puso natin ay hindi pa rin tama, ay hindi pa rin tayo maliligtas. That is why no one can boast about good works. Maraming tao ang gumagawa ng mga good works. Yes, but kahit nga tayo mga Christians, gumagawa tayo ng mga tama, pero sometimes yung puso natin mali din. So, we have been saved not because we are good, we have been saved because we believed in our Lord Jesus Christ at dun sa ginawa niya para sa atin. We are corrupt, we are wicked, and sabi sa Book of Romans, all have sinned and fall short of the glory of God. So, lahat tayo nagkasala. Doon dumating yung time na kinailangan ng Panginoon na i-give up yung one and only Son niya, and that is our Lord Jesus Christ. He willingly gave up His Son to come into this world, and Jesus lived a perfect life. Nabuhay siya ng perpekto. Nagkaroon siya ay Diyos, nagkatawang lupa, so nagkaroon siya ng ganito,
katawan, at namuhay siya ng perpekto sa harap ng Panginoon at nag-glorify niya ang Panginoon to the fullest. At na-meet ng ating Panginoong Jesus lahat ng standard at righteousness or righteous requirement ng ating Panginoon while He is still here dito sa mundo natin. Kaya nga, Christians, in order for you to be confident about your salvation through faith and not by good works, is you need to understand kung ano ba talaga yung ginawang sacrifice ng ating Panginoong Jesus doon sa cross. So, itong second verse na i-share ko sa inyo is very, very important sa inyong Christian walk at kailangan nyong maintindihan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, that sabi dito, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him, we might become the righteousness of God. Now, gusto ko lang ulitin ulit itong sa first part, okay, sa NIV version. God made Him, si Jesus, who had no sin, si Jesus ay walang kasalanan, to be a sin, to be sin offering for us. Si Jesus, guys, ay naging sin offering mo, so that in Him, you might become the righteousness of God. Si Jesus Christ ay napako doon sa cross because of the sin of the world. So lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan ay dinala ni Jesus Christ doon sa cross. So ito, kailangan mong maintindihan as a Christian. For example, ito si Jesus Christ. Lahat ng kasalanan ng mundo ay napunta si Jesus Christ noon, nandoon siya sa cross. Kasalanan ko, kasalanan mo, at kasalanan ng lahat ng tao dito sa mundo. Now, ito yung nangyari nung naniwala ka sa kanya. For example, ikaw naman ito. Okay? So, ikaw itong lapis na ito. Ang nangyari is, lahat ng kasalanan sa mundo, kasama yung sayo at sa akin, ay pinako si Jesus Christ dahil doon, kahit na wala siyang ginawang mali. So, the moment na yung sabi kanina, na sa Ephesians chapter 2, verse 8, na you have been saved through faith, nung ikaw ay naniwala sa ginawang sacrifice ni Jesus Christ doon sa cross na naging sin offering siya, ibig sabihin lahat ng kasalanan mo ay napunta kay Jesus Christ. At nung nagsabi siya ng it is finished during that time na nasa cross siya, lahat ng kasalanan mo ay pinatawad at na-washed away na. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, lahat ng kasalanan mo simula nung nabuhay ka dito sa mundo hanggang sa mamatay ka ay pinatawad na ng ating Panginoong Jesus. Now, the moment na ikaw ay naniwala kay Jesus Christ, okay, yung sin mo ay napatawad na. Nawala na. So, hindi na nakikita ng Panginoon dahil perfect yung ginawa ni Jesus Christ. At ngayon, ang nangyari, sabi dyan, so that in Him, we might become the righteousness of God. So that in Him, we might become the righteousness of God. So ano ibig sabihin nun? Si Jesus Christ ay namuhay ng perpekto sa mundong ito. Pero siya yung napako sa cross. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng divine exchange nung naniwala ka sa Kanya. So lahat ng kasalanan mo ay pinatawad dahil doon sa ginawa niyang sacrifice sa cross. And then, yung righteousness ni Jesus Christ ay nalipat naman sa'yo. Kaya ang sabi dito, no, ay nalipat sa'yo. Example, ngayon, ang nakikita mo na ngayon ay hindi na yung sarili mo. Kundi ang nakikita mo na ngayon ay si Jesus Christ. Kaya ang sabi dyan, so that in Him, we are in Him. Nung naniwala tayo sa Kanya, we are in Him. Nasa loob na tayo, we are in Christ. Nung naging Christian tayo, okay, ang nakikita na sa atin ng ating Panginoon, ng ating God, ay hindi na yung sarili natin, kundi nakikita niya tayo in Christ. So ang nakikita niya every time, no, if you are a true Christian, ang every time na nakikita niya ay ang righteousness, gift of righteousness na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Jesus nung naniwala ka sa Kanya. Ibig sabihin, ang salvation mo ay hindi nakabase sa good works mo, kundi sa perfect work na ginawa ng ating Panginoong Jesus. That is why whenever we fail sa ating mga Christian walk, hindi nakikita ng Panginoon yung failure natin, kundi ang nakikita niya ay yung righteous gift of righteousness na ibinigay sa atin ng ating Panginoon when we believe in Christ. That is how secured you are sa kamay ng Panginoon. Na hindi dahil sa failures mo, God will not accept you. Actually, God accepted you because of Jesus Christ. Ibig sabihin, nakabase ang salvation mo sa perfect work ni Jesus Christ at hindi nakabase sa good works mo. Now, you will ask the question, paano yung good works? Ibig sabihin ba niyan, dahil ang nakikita na sa atin ng ating Panginoon, hindi na tayo magkakaroon ng good works? Now, ito yung kailangan natin, ang kailangan nating maintindihan as a Christians, no? That good works
is the fruit of our salvation and not the root of our salvation. Again, ulitin ko. Good works is the fruit of our salvation, not the root of our salvation. Ibig sabihin, the reason why we are able to do good works right now because we are already in Christ. God sees us righteous sa harap ng Panginoon. That is why we can do good works. Because we already have the salvation. Not the other way around na gagawa muna tayo ng good works, gagawa muna tayo ng good works para tayo ay magkaroon ng salvation. No. Ang sabi doon, by grace you have been saved. True faith sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, whenever you fail, you need to go back to this truth na ang salvation mo ay hindi nakabase sa good works mo, kundi in Christ. Ibig sabihin, the Lord is faithful sa ginawang perfect sacrifice ni Jesus Christ at the cross, at hindi sa good works mo. That is why if you are already a Christian, but you are struggling sa pagbalik sa Panginoon right now, because nahihiya ka, I pray na mas maintindihan mo ngayon that you are accepted in Christ based sa kanyang grace and mercy, not because you have good works. So right now, if you are struggling as a Christian sa standing mo sa Panginoon, you are struggling about your good works, tandaan mo ito na hindi ang good works ang nagme-maintain sa salvation mo, kundi ang good works ay fruit ng salvation mo. Ang nagme-maintain ng salvation mo ay yung perfect work ni Jesus Christ. Now, your salvation is based sa perfect work na ginawa ni Jesus Christ at hindi sa good works mo. Tandaan mo na ang good works mo ay fruit of your salvation. You have been saved by grace. So if you are struggling, you are a Christian but you are struggling about the confidence in the Lord, you need to see Jesus. You need to know more about who Jesus is. Because who Jesus is ay mas lalo mong makikilala kung sino ka sa harap ng Panginoon. And that is why I pray, if you have been struggling from this part of Christian life, I pray na mas tumingin ka sa ating Panginoong Hesus at huwag kang tumingin sa sarili mo. If you want to grow more in your relationship with our Lord Jesus Christ at gusto mong malaman ano pa yung deep meaning ng perfect work na ginawa niya doon sa cross, kagaya nung napakinggan mo today, please don't forget to subscribe this channel and also ring the notification bell, and we will have as much as possible weekly uploading of this kind of videos para mas ma-appreciate mo ano yung ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa iyo. And also, if you have friend who also needs to hear this message, please don't hesitate to share this video doon sa kanila. And also, don't forget to share your Rema word dito sa comment section natin, and also check other videos na lalabas dito sa magkabilang screen. I am excited to grow in Christ with you again, and see you again next time. God bless you.